Jairus, Kira, welcome to the program. Thank you for having us. You're so pretty. Gusto ko yun. Gandang-ganda. Salamat RJ, po. Sa iyong katanungan, bagay daw kayong dalawa, naliligaw ka ba? Kayo ba? Sinusundan ko lamang yung tanong. Si Ryle po yata yung... No, it's Ryle. I'm sorry. Kayo ba? Hindi kayo nakakagustuhan? Okay. No, katulad ng tanong ni RJ, kayo na ba ni Ryle? That was a question, right? RJ Chidoro from Makati City. Dito boy, mag-on na po ba sina hashtag Ryle at Kira Ballinger? Bagay po sila. Gusto mo bang sagutin yan ngayon o mamaya na? Mamaya na? Sige po. Mamaya na. Sige. Talagang ready si Kira. Okay, let's talk first about Spirits Reawaken. This is a remake. Yes. Ng isang series na ginawa ng ating kaibigan Chidoronio dito sa ABS-CBN na ang tagline ng programa ay Astig Maging Iba. Kasi ito boy. Paliwanag yung astig. Astig Maging Iba kasi siguro yung differences namin with each other and other people or other students or other kids kasi nga kami, meron kaming kanya-kanyang powers namin. Meron kaming kanya-kanyang road to save the world. And at the same time, yung effects namin, regarding naman sa series itself, kasi sobrang ganda ng visual effects namin. May nais kang idagdag? Mapapawaw po talaga. Wala, sinabi mo na yun. Mapapawaw. Mapapawaw po sila. Talaga. Kasi hindi, pero ilagay natin sa totoong buhay, astig ba maging iba, Kira? Yeah, super. Kasi I believe na lahat po tayo iba-iba. Lahat tayo may diversity. I think that's very important na we shouldn't focus on trying to copy someone else because we are unique in our own way. No, but in a world kung saan kadalasan sinasabi sa atin, you have to be like, in a world that encourages people to blend. Kasi pag hindi ka nag-blend, parang ang weird mo. Pag hindi ka nag-blend, parang, di ba, naiiba ka. Have you been outcasts? Have you been misfits? Have you been different? I'm not talking about Spirits Reawaken. I'm talking about you as people. Ako, siguro Tito Boy, madalas, lalo na kapag, syempre, yung mga kaibigan ko, di ba, nasanay kami na before pa ako mag-artista, like, ganito kami mag-hangout, ganito lang. So, parang ngayon, na parang iba na, na parang eto, artista ka and stuff. Pero, hindi siya, ano, Tito Jairus, Boy? Is there a thing that you do na hindi ka sumusunod sa mga kaibigan mo? Meron ka bang kakaibang bagay na pinaninindigan mo dahil ikaw yun? Halimbawa, ito ako. No, meron naman, meron. Tito Boy. Siyempre yung mga bagay na hindi naman talaga dapat ginagawa. Pero katulad? Katulad na, let's say, drugs or ayun, hindi mo gagawin alcohol. Yun. No, ang sinasabi ko, hindi masyado malalim. Yung pahalimbawa, gumigising ka ba and lumalakad ka ba mula sa kwarto hanggang sa hapagkainan na patiwarik ang lakad? Probably, Tito Boy, hindi. 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 Pero meron bang... You're not afraid to be different. That's what I'm we're saying. You talk different. About diversity. Yeah, I'm You're not afraid to be different, Tito Boy. So, how do you express your uniqueness? Ano ang unique tungkol sa'yo? Paano nga ba? Ano ang unique sa akin? Ikaw, Kira, anong unique tungkol sa'yo? Babalikan ko si Jairus. I guess, Tito Boy, yung pagiging wacky ko. Kasi if you look at me, isipin mo prim and proper, I can be that way. Pero pag talagang nakasama mo ko, at saka sa mga pictures mo makikita, lagi akong naka-ganon and everything. So, it's not usually something that other girls would do. Kasi syempre, okay. Kailangan laging ganda and everything. Paano ulit? Oo. So, ikaw hindi ka natatakot maging, how wacky is wacky? Super wacky. Sample. Hindi ka natatakot na makita kang ganun. No, I'm not. Okay. Jairus, ikaw? Siguro sometimes yung pagiging seryoso. Kasi like most of the time, sobrang harot ko eh. Sobrang kulit ko. Talaga? Sobrang. Totoo, mas nandun ako sa side na yun eh. Lalo na pag sa paano ka magharot? Siguro malakas ako mag-asar. Tapos, adami kong joke. Paano mo inaasar si Kira? Nangingiliti. Sila, yun. Saan mo siya kinikiliti? Sample. Dito. Diyan, madala. Sila nila siya. Kili-kili. Pero yun, Tito Boy, kasi minsan seryoso ako eh. Parang nagmumukhang suplado, nagmumukhang mayabang. Or pero I'm not afraid kasi sometimes I need yung kailangan ng okay, time. Okay, so you're not afraid to be serious at times pag kailangan. Kahit kadalasan nakikita ka ng iyong mga kaibigan na harot. Harot. Okay, let's go to the movie. Spirits Reawaken. Ano ang inyong mga roles?
Actually, Tito Boy, it's a series sa okay. I Want. Saan mapapanood? I Want. Sa I Want, mga kapamilya. It's a series, okay? It has still the same title, Spirits yes. Reawaken. Yes po. Okay. Ako dito si Jesse. Siya yung rebel guy dun sa grupo na parang sa kanya walang... Sino yung members ng grupo? Si Bugoy Carino, Gray okay. Fernandez, Patrick Quiroz, and Chantal Vidala. Alright. At kayong dalawa? Yes, yes kayo. Okay. So, ang role mo... Ako po, I play the role of Maya, who is previously played by Michelle Madrigal. My power dito is, I can read your mind. Wow! Yeah. Anong power mo dito ulit? Electricity naman. Dito. Electricity na? Para, how does it work? Parang lalabas siya sa hands ko and just throw electricity away. Para lumaban? Yeah. Reading the mind. Pero, meron lang ang tanong. Kasi, di ba mahilig tayo manood ng mga pelikula na may special effects? Mm. Mm-hmm. Paano nyo ginagawa yan pag nagsushooting kayo? Eh, wala naman doon electricity. Tapos, di ba, itinatapon mo halimbawa. I-arte nga natin. Patingin nga. Patingin nga. Kaya nga po nawalan ako ng boses kaka-arte. No. Talaga? Okay. Dahil may sabay na sigaw yun. Kasi Tito Boy, kasi nga yung role ko is being aggressive. Halika, manood tayo na, Akira. Paano? Sige. Halimbawa kami, the best laparod to, Kira. Go, Jai. Sige nga. So, let's say... Di ba it's hard? Na parang, halimbawa, andito yung electricity and then itatapon mo. Mm. Tapos sa shooting, wala naman yun. Mm. Pati yung sinasabi mo. Opo. So, let's say... Okay. Kiyana. Parang... Da! Parang ganun siya. Okay. Tapos, ang ka-eksena mo, react... hindi naman. Actually, yung sinunot namin, wala. Kasi yung well, surprise. Pero, but can you imagine kung paano din sinushoot yun? React ka rin ng react doon sa, yeah! Actually, Tito Boy, minsan after yung take, parang mukha ko takas na ginawa ko. Uh-huh. Gabato lang ako ng bato. But that's what acting is all about, yes. Di ba? It's imagining. Yes. Maraming salamat, di ba? Bata ko lang. Kasi naman, ang power ay reading kaya mind. Kaya niya basahin yung isip mo ngayon, Tito Boy. Talaga? What am I thinking, Kira? I actually have and to yung future hold mo. You. And my future? Mm. Wow. Sige nga, subukan mo. May hawak yun. Kailangan yes po. Kailangan ko po kayong hawakan para makita ko. And it's either you or something, your clothes or your glasses, parang gano'n. Mm-hmm. So, yung powers ko, ganito lang. Ay, di ba? Ano nakikita mo? Anong nakikita mo, Kira? Napakabait na po na tao si Tito Boy. Ay, maraming salamat. Marami po siyang nagmamaganda sa buhay. Okay. Ako naman, ang nararamdaman ko, alam mo ba na meron din akong kapangyarihang... Totoo po. Oo, totoo. Dali lang, ha? Sandali lang. Parang may pinagdaanan ka. Totoo yun. Hindi, nararamdaman ko sa puso mo. Parang may pinagdadaanan. Hindi ko lang malaman kung tapos. May letter E sa pangalan. Oh, di ba ganun yun? May letter E. At saka ang future parang babalik. Hindi ko alam eh. Yun ang pumapasok sa aking isipan. Galing ko, no? Ang galing niyo po, Tito Boy. Kung babasahin mo ang isipan ngayon ni Jairus, anong nasa loob ng isipan niya? Hoy! Pubulong ko na lang sa'yo kung ano. Oh my God. Para sure ka. Jairus! Wow, grabe! Hindi. Para sa mano na sa isip ko, joke ha? Lang, Kira, joke no? Lang. I love you, Kira. Oh, I love you too, she does it so well. So, what's inside Jairus's mind? What's inside your mind? Pagkain. Pagkain. Galing. Okay. Ang galing. Tama ba? Galing. Tama. Uh-uh. Okay, so this is really exciting. So your power is reading minds. Yes po. And it precognition. Parang knowing what's gonna happen in the future. Mm. Yes po. Diba? Mm-hmm. Yan ang power mo dito sa pelikulang ito. Mm-hmm. Ang ating tanong, Jairus, some time ago, bisita namin dito sa Tonight with Boya Bunda, si Shaleen. We had a nice conversation. Pero ang sense na nakuha ko doon sa aming pag-uusap ay hindi maganda masyado ang inyong paghihiwalay. I mean, correct me if I'm wrong, parang merong hindi pagkakaunawaan. So my question now is, are you guys okay? And are you ready to work with Shaleen again? That's my question. Kira, sinagot mo na ba, sabi na nga ng tanong, no? Kayo na ba ni Ryle? Ang kasagutan sa pagbabalik po. TWVA! Kami nagbabalik po dito sa TWVA. Kasama pa rin po natin si Jairus. At si Kira. Si Jairus na napunit ang pantalon. Mm-hmm.
Habang ginagawa mo yung kanina? Yes po. Sorry. Oh. It's okay dito ba? Pero marunong ako magtahi. Sige po. Mamaya na. Okay. Doon muna tayo sa Charlene. We had that conversation here on TWBA. Napanood mo? May nakapagsabi sa'yo? Wala rin. Okay. But somebody told you about the conversation. Wala din. You're hearing this for the first time? Yeah. Ah, okay. Tapo. So, anong iyong reaksyon? Hindi ko na alam, Tito Boy. Kasi, probably, baka nga, hindi naging maayos yung hiwalayan. Pero, for me, okay na lahat. Wala na akong... Pero how can that be na hindi mo alam kung okay o hindi, involved ka dun sa pagiging magkaibigan at hiwalayan? Kasi, parang, Tito Boy, after kasi ng langit lupa, wala nang kaming projects together eh. So, wala but na. You were together on MTV. Mix, on Mix, no, I'm sorry. Sakto din po yung Tito Boy, right? After Langit Lupa, natapos din yung Mix. So, wala talaga. So, para sa'yo, para sa punto de vista mo, paano kayo naghiwalay? Wala lang, Tito Boy. Bigla lang nangyari. Kasi there's no formal conversation. Walang sama ng loob? Wala siguro. Hindi, wala naman. Para sa'yo, walang sama ng loob? Probably siguro nung una, meron. Dahil? Siyempre, bakit biglang ganun? Pero hindi, I mean, things happen. And it's not within our control din naman. So parang sa I'm not getting it. I don't understand. Things happen, but things na, that were beyond your control. Yeah, na parang, what are you talking about? Na bigla na lang walang work together. Okay. Na no communication, hindi na nakikita and stuff. So parang sa akin wala naman pang pero yung friendship ni Charlene, it's not the kind of friendship na nagtatawagan, nagtatanungan, anong nangyari? Hindi ganon. Hindi na. When you stop working, you guys are not in touch with each other. Biglang naging ganon. Has it something to do with you having a girlfriend? No. Walang kinalaman ito. Wala. Hindi bawal sa kay Niche, your girlfriend of a couple of months, na bawal ka makipagkaibigan kahit sino. Walang wala, Tito. Ah, so walang kinalaman. Wala po. So I mean, bago maging kami, tapos na lahat. Talagang... Bago naging kayo ni Niche, tapos na ang lahat. Yeah, I mean... Bakit wala may tinapos ng, wala nang sama ng loob. For myself, wala nang sama ng loob. Na wala nang dapat ayusin, wala nang dapat pag-usapan and stuff, na parang ito na. I mean, I'm opening another chapter with my life. Ito ba? Baka naman one way. Yun ang pakiramdam mo. Pero hindi yun ang pakiramdam ni Charlene. Is that it? I don't know, Tito, but I really have no idea. You with have what she's no thinking, idea. What but you are okay. You are willing to work with Charlene. Yun lang. Hindi ko alam, Tito Boy. Baka naman, oo. Okay ako, pero Tito Boy kasi parang, okay naman, pwede rin naman. Ang tanong siya ba? Is she willing to work with me? That's the question. And if she's willing to work with you, why not? But if she's not willing to work with you, well, wala akong magagawa doon, Tito Boy. Kasi ako, I'm okay. Mukhang mayaayusin talaga kayo. Siguro, pero mukhang mayaayusin kayo. Some things are better left unsaid or that's hindi na inaayos. At may mga bagay din na dapat hindi pinipilit. Mm, exactly, Tito Boy. Naitanong lamang natin ito dahil yun ang nakita naming latag. The last time I had a conversation with Charlene. But I really wish na sana'y... Diyos ko, mga bata pa lamang kayo. Magkakaibigan na kayo. I mean, you guys know each other. How are you and Niche? Okay naman kami, Tito Boy. Mm-hmm. You've been together for how long? Magda-10 months na po. Wow. Yeah. Okay. Ano ba ang konsepto mo ng relasyon, Charlie? Konsepto ko ng relasyon is... At this age, at 19? Ako, Tito Boy, just being there for each other, you know? Loving each other's imperfections. Yun eh. Ba't doon ka nag-uumpisa sa imperfection? And kasi minsan hindi natin, minsan lagi tayong parang na-turn off ako sa kanya, sa ganito. Parang laging may ganun. Or sa adjustments, specifically. Kasi parang tayo lagi tayong pagod mag-adjust. Pero if you love the person, hindi ka dapat mapagod mag-adjust. And adjustments, laging nandyan yan. Matagal ka nanligaw? Tito Boy, oo. Kasi actually, ang mahabang kwento talaga. Sobrang mahabang kwento. But yung maikli ng mahabang kwento. Sobrang complicated. Like, nag-usap, nakakilala kami, things got complicated, and then I tried again, pero ayaw na niya. Complicated because she was in a relationship? No. No, wala? No. Okay. Parang I wasn't, basta, okay. Para sa akin, Tito Boy, sorry. Okay. Pero I respect after noon, sinubukan ko ulit, i-try, ayaw na daw niya, pero... Wala, mapilit ako eh. Ginawa ko yung best ko. Pinurso mo talaga. Pinurso ko talaga. And then you've been together for 10 months. Yeah. Naiintindihan niya ang trabaho mo. Sobra. Alam mo, Kira, I'm asking the questions to Jairus dahil may nakapagsabi din sa akin, ikaw naman, iba ka, you're one of the boys. Yes. You are. Sobra. You're sobra. You're the type na, nangungumusta, you get in touch with your friends, with your boy friends. Tell me about... how you deal with them? Well,
when you say one of the boys, ako, I like to hang out with them kasi sa mga lalaki, wala akong nafe-feel na tension na kahit ano. Eh, ganyan akong tao, by default. Mas gusto mo mag-hang out with boys than girls? I don't mind naman. Kasi no, meron... I mean, you don't mind being with boys, but you'd rather be what? With boys, girls, as barkada? As a barkada po, ah. With the guys. Pero kasi sa mga babae, minsan iba eh. Iba yung... Paano iba? merong tension ba? Uh-huh. Konting ganun. Eh, sa mga lalaki, sobrang chill lang. You can talk about anything. Eh, sa mga babae po, medyo sensitive. Pero there are some girls like me na yun ang ano. No, and it's a preference. It's a choice. And we should respect that. I know of some girls na mas komportable sila na ang kanilang barkada ay boys. Mm-hmm. I mean, we should respect that. And Na walang ibig sabihin. Yes, pero are you afraid to be misinterpreted as malandi because you are close with boys? That's why medyo may pag-aalinlangan kang sabihin? I guess po, yes. Okay, all right. And I understand that. Yes. Okay, let's go to the question. Kanina nung sinabi mong sobra, anong ibig mong sabihin? Sobrang sabay siya sa like sa harutan, sabay sa boys. Kulitan, lalo na kapag kami ni Bugoy nagsama sa set. Okay. Siya, game lang din siya na sumakay sa trip or maging hindi siya mapipikon. Alright. Yeah. So, I get it. Yes. Pero I also understand kung bakit may pag-aalinlangan kang sabihin yun dahil baka isiping. Mm-mm. Diba? Mm-mm. But you know, we should be conscious of what people think. I mean, we cannot live lives. I mean, it's so short. Yes. Definitely. If we live lives of others, live your life. Diba? Okay, let's go to the question of RJ. Tama? At doon na rin sa aking hula nung hinawakan ko ang iyong kamay. Kumusta kayo ni Ryle? Sinagot mo na ba? Nanliligaw ba? Ano ang estado ng inyong relasyon? Wait lang, Tito Boy. Medyo nalunod po ako sa mga sinabi ni Jairus kanina. Relax. Okay, eto. Basta masasabi ko, Tito Boy, na he's very special to me. We have a very special friendship. Sobrang close kami sa isa't isa. Marami din kaming mga similarities, kaya kami ganun. So, yan. That doesn't answer my question. Kira, nanliligaw ba? Kayo ba? Boyfriend mo ba si Kyle? Ryle, I'm sorry. Who am I talking about? That's a joke. Si Ryle, sabi nga ng ating abundant ay bagay kayong dalawa. I know there's something very special, but ano bang estado ng inyong relasyon? Tito Boy, para sa amin po, hindi po masyadong importante yung mga labels. Kayo ni Ryle? Yes po. Yung boyfriend-girlfriend is not an important thing for you? Not really. Basta andun yung care ba sa isa't isa, yun po yung important. Pero nanligaw sa'yo? Gusto ko yung tunog ng tawa ko, Kira. Ah, diba? Sandali. Parang may tension. Minuta. Basta may something special for you. Okay. Can I be very straightforward? Yes. Can I be very honest? Naghahanda kami sa aming palabas. Siyempre, nagre-research kami. Okay? You can say, Tito Boy, you're wrong. But I'll tell you what I know. Mm-hmm. Kasi ayoko naman magtago tayo dito yes. ng ating manalalaman. Ayon sa aming source, naging kayo ni Ryle. Mm-hmm. You were together for a while. Mm-hmm. At recently, naghiwalay kayo. Bet kayong, oh my God. I mean, you can say I'm wrong. I will take it. But that's what we got. But I don't want to lie. Doon po sa, ano pong sinabi yung naging hiwalay? Naging kayo, and then... Bakit ka nanginginig? Can I hold your hand? Precognition kasi ang power mo. Yes, okay. Tito Boy. And then kayo'y, you're not okay today. I mean, you know, you had something special. You were together. Mm. I believe you that you're not fond of labels. Pero meron, there was something. And then, you're not okay today. Na parang naghiwalay kayo. Mm. Diyan po kayo mali, Tito Boy. Okay. We are really okay. We're good friends. Kung anumang friendship ang meron namin, meron kami dati, yun pa rin hanggang ngayon. So yung friendship dati, is that romantic? Were you together? Were you boyfriend, girlfriend? The labels are coming for me. I don't do labels, Tito Boy. You don't. No. You don't. If you don't believe in labels, ipaliwanag mo na lang. Pwede ka bang ligawan ng iba?
Ngayon kasi Tito Boy, mas focus po ako sa career ko. So I totally understand that. And that's the right thing to do it. But we're talking about Ryle. So pwede ka bang ligawan at pwede ba siya manligaw ng iba? Pwede naman po. Ah, pwede siya manligaw? Mm. Pwede kang ligawan? Mm. Ah, para namang, Yes po. Yes, okay. Yes. So you guys are free. Naniniwala ka? Saan po? Sa kanyang sinasabi. Kikira, okay. Tayo lang naman eh. Naniniwala po. Usapan lang naman. Ako rin naman. Because if you say so, I believe you. Thank you, Tito Boy. Uh-oh. Kung bubuksan ko ang iyong puso, anong pangalan ng boy ang nakasulat sa puso mo? Pangalan ko po, Tito Boy. Hindi, boy. Boy? Yes. One of the boys po ako, Tito Boy. One of the boys nga naman. So I'll take that. Okay. So let's go to... Ganita ka ni Kira, no? Inikuta na. Doon pa rin. Spirits Reawaken on iWant app and website. Imbitahan natin ang lahat para maging bahagi ng Spirits Reawaken. Yes, everybody, Spirits Reawaken is now available on iWant. Episodes 1 to 8 are now available. So, yun. And this Friday, November 30, mapapanood nyo na rin po sa iWant ng episodes 9 and 10 na sobrang pinaghirapan namin. Yes. Kaya ganito ako kapaos. Kasi grabe. Okay, since we're talking about what's going to happen in the future as somebody who has precognition talents, where do you want to be 5 years from now? 5 years from now, I still want to be here, Tito Boy. Ito po ang love ko. Na meron na rin love? Yeah. Na may boyfriend na? Five years from now? Wala pa. Ikaw, Jairus, 5 years from now? I don't know, Tito Boy. Hopefully, settled or meron na akong sakto. At 24? 25? Siguro, mapunta na ako dun sa pagiging settled sa life with family. Settled meaning family. Getting married? Yeah. Wow. Sana. Wow. And meron na akong trabahong maayos talaga, like may doon sa degree na galing sa pinag-aralan ko. And hopefully sana nandito pa din dahil mahal ko 'yung ginagawa ko. That's for another conversation. That's interesting. Okay? Jairus has done this. This is your first time, Kira. We have to do fast talk. Yes. Okay, in 2 minutes. In 2 minutes. Okay? Kira, una huli. Kanan kaliwa. Kanan. Baby powder cologne. Cologne. Chop suey pinakde. Chop suey. Shower. Tabo. Shower. Dinner movie. Movie. Maliban kay Maya, other spirits character na gusto mong gampanan? Yung character ni Gray, kasi he can lift stuff up with his powers. Kung ice cream ka, anong flavor mo? Vanilla. Kung subject ka sa school, ano ka? Arts. When are you most efficient? Po? When are you most efficient? When am I most efficient? What do you mean? Huwag na lang yun. Whose mind do you want to read? My mom's. Oo, hindi. May plano ka bang sumali sa binibining Pilipinas? Definitely. Sino ang dating ASAP BFFs ang pinaka-close mo? Si Ilona. Sino ang Spirits Reawakened cast ang pinaka-matakaw? Pinaka-matakaw si Jairus. One thing you miss about Joshua Garcia? Siguro yung acting niya. Sobrang nakadala. Favorite part of Ryle's face? Mata. True love, world peace? World peace. Pag-ibig, pamilya. Pamilya. How old are you now, Zyra? 19 po. Since po wala pa na. Lights on, lights off. Lights off, pag natutulog eh. No, I'm gonna stop there. So, nagbigla talaga ako, no? Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you so much, Tito Boy. Maraming salamat. Mga kapamilya, I have a new book coming out. This is my second book. It's called Nanay's Gay Boy. This is a compendium of two speeches. One I delivered for TED. The other I delivered when I graduated with my doctoral degree and I was the commencement speaker in my own graduation. Available at National Bookstore. Just get a copy and this is published by ABS-CBN Publishing. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Voice of La Carmela de Baracay, Dr. Steve Mark Gunn, Chef and Vina of Astoria Plaza. And happy birthday to Steve Mark Gunn. Susan Cod Pure Gold joined the Las Peñas. I am Jen MB Life. Live and love in abundance and always make an Nanay proud. Be kind. Be kind. Stay in love. Oh, yes. Abundance. Good night. Good night.